will, ano daw? Give a big harvest. Kung marami kang itinatanim, marami ka rin anihin. Kung kunti lang yung itinatanim mo, ano daw? Kunti lang din yung anihin mo. Pag marami kang binibigay, marami ka rin matatanggap. Nakuha niyo ba yung law? Nakuha niyo ba yung batas? Kung kunti lang yung binibigay mo, kunti lang din yung matatanggap mo. That is the law of sowing and reaping. Would you see? Amen. So, kapag marami kang ano, tanggalin mo ulit, Jai, please. Balik mo. Di, yung ano, itong, yan ganyan. Para mag-click siya. So, mayroon pong maraming harvest, no? Hindi na makikita, basta harvest niyan. So, God loves a cheerful giver. Did you see, amen? Ano daw? Ang Diyos ay mahal niya yung ano? Masayang. Hindi lang basta-basta giver. Yo, may kausap ako? Dito, kaya tayo nagbibigay sa mga bata kasi tinuturuan po natin yung mga bata na lalaki sila. Amen. Na ganun din ang kanilang gagawin. Kasi kung ano ang nakikita ng bata, paglaki niyan, yun din yung gagawin. Diba? Kapag nakita nila tayo na madamo tayo, lalaki yan sila, madamo din yan. May kausap ako? Kaya kailangan tayo yung magiging modelo. So, ano? Mahal ng Diyos ang, ano? Ang masayang nagbibigay. Hindi lang basta-basta nagbibigay, pero gusto ng Diyos masaya ka. Sister Ildi, di ba? Masaya. In 2 Corinthians, the Apostle Paul is teaching the church at Corinth the importance of living with open hands and what it looks like to give in a way that honors God. Bakit sinabi ni Paul ito doon sa mga taga-Korinto? Kasi mga taga-Korinto, mga kuripot. Hindi naman masama maging kuripot. Pero para nasuptaan siya sila pagka-kuripot, kaya sabi ni Pablo sa mga taga-church ng Corinth, kaya mababasa mo yung Romans, Corinth, lahat yan, or mga churches yan. Church of Romans, Church of Corinth, Church of Galatians, Church of Ephesians, for mga church yan. So, sa Church of Corinth, sabi ni Paul na dapat tayo ay matutong magbigay ng tinatawag na yung ikakagalak ng Panginoon. No? At the end of this instruction, he tells them that they can expect to happen in their lives when they begin to do it. Kapag ginawa nila, inumpisahan nila mga kapatid ay dahan-dahan nilang maiintindihan kung gaano kahalaga ang pagbibigay. Would you see? Amen. So, may tanong dito. Basahin nga natin. Lahat niya magbabasa. What happened? Ano? What happened when we give to God? So, tingin ninyo, ano kaya ang mangyayari kung tayo ay magbibigay sa Diyos? May kausap ko. What happened? Ano kaya ang mangyayari kapag tayo ay magbibigay sa Diyos? Minsan marami tayong mga katanungan. Ano kaya ang mangyayari ninyo? At bakit hindi natin masyadong isinasabuhay yung pagbibigay? Kasi hindi natin naiintindihan talaga kung ano ang kagandahan kapag tayo ay nagbibigay. Ako, natutuwa ako, marami sa inyo dito ay giver. Pwede ba natin palakpakan natin ninyo? Mapalad tayo dahil meron tayong puso marunong magbigay. No? So, mayroon akong anim na mga bagay. 6 things that happen when we give to God. 6 na bagay lang para madali niyong matandaan. At yung 6 na bagay nito, kapag
Ma-memorize ninyo. Mamaya at kapag nagtatanong ako, may extra kayong regalo. Wow! Kaya makinig kayong mabuti. Huwag kayong aantok-antok. So, merong anim na bagay. Una, sabi natin, when we give, we will have all we need. Wow! Okay, ibig sabihin. Kapag tayo daw ay nagbibigay, ano daw? We will have all we need. Magkaroon daw tayo kung ano man ang ating pangangailangan kapag tayo ay nagbibigay. And God will generously provide all you need. Ipoprovide daw ng Diyos ang lahat nating pangangailangan kapag marunong tayo magbigay. Tandaan ninyo, ang pinakamaliit na portion sa pagbibigay yung pera. Minsan iniisip natin, ah, nakapagbigay ako ng pera. Malaki na yung pagbibigay. No, ma'am, no, sir. My dear brothers and sisters in the Lord, minsan kasi akala natin yung pera. Tandaan ninyo, noong 70s at 80s, yung pera mayroong katumbas na halaga yun. Ano yun? Mayroong binabangga na ginto yan. And after 80s, nung dumating yung 90s, wala nang kwinta ang pera kasi wala na po siyang basihan na magpiprint ng pera, hindi na po nila binabanggaan ng ginto. Nangunguna niyan yung Amerika. Dati-dati, nagbabangga sila ng ginto. Eh dito sa Pilipinas, kaya nga si Marcos noon nag-iipon ng maraming ginto kasi kailangan yon kapag binabangga nila yung tinatawag na ekonomiya, napakahalaga yon. Kaya nga yung dollar noon 1:2. Sino nakaabot noon? Natatandaan ninyo? Ha? Mahilig ba kayo sa economy? 1:2. $1 ang equivalent sa atin 2 pesos. Ngayon, ilan na? 55 na ngayon? 54? Ngayon siya na yung mga abroad dito. Pag nagpapalit kayo ng dollar. Ako, nag-iipon ako ng mga dollar, pero konti-konti lang. Pag may mga nagbigay sa akin, tinatago ko sa aking alkansya. Kasi, hindi magagastos pag piso kasi sister Chanel, nabubunot, nagagastos. Amen. So, 2 Corinthians chapter 9 verse 8, basahin na natin, lahat niya magbabasa. And God can give you more blessing than you need. Ano daw? Ang Diyos pala, kayang magbibigay ng pagpapala sa iyo, higit pa sa iyong pangangailangan. Pero ang tao, makinig kayo mabuti, likas na sa tao, mga kapatid ko, na maalalahanin. Eh ano yung tinuturo ng Panginoon sa Matthew chapter 6? Yung 6 hanggang 8 sa Matthew, the first book of the gospel, puro red-letter yan. Bakit? Yun yung tinatawag na Sermon of the Mount. Ibig sabihin, lahat yan, yan yung mga itinuturo talaga ng ating Panginoon. Kaya sa Bible, kung may Bible kayo, naka-red letter yun. Kapag nagbabasa kayo yung red letter, yung ibig sabihin, salita yun ng ating Panginoon. Tinuturo niya. Ano yung itinuturo niya? Na na-memorize natin sa school. Our Father, you are in heaven. Hallowed be your name. Ano sunod? Your kingdom come. Your will be done on earth as it in heaven. Give us this day. Ulitin natin, give us this day. Our weekly bread. Monthly bread. Hello? Yearly bread. Bakit tinuturuan tayo ng Panginoon that when we pray, give us this day our daily bread? Kasi ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, mag-focus tayo sa present. Huwag na tayo mag-iisip kung anong future. Huwag niyo akong misinterpret.
interpret, baka sabihin niyo, Pastor, hindi naman tayo mag-iisip ng future. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, magiging sapat yung mga bagay kung anong dumating sa'yo. Dapat pasalamatan mo yun kasi sapat yun sa araw na yun. Pero tinuturo ng Panginoon, Matthew 6:34, hayaan mo na ang bukas ay mag-alala sa kanyang sarili. Do you hear me? That's why, ang sabi ni Pablo, God can give you more blessing than you need. Higit pa sa kailangan mo. Ano ba? And you will always have plenty of everything. You will have enough to give to every good work. Kaya kailangan tapusin natin yung mga salita ng Diyos. Magkaroon daw tayo ng maraming pagpapala higit sa ating pangangailangan, and you will always have plenty of everything. Magkaroon tayo ng mas marami pa ng mga bagay when you will have enough to give to every good work. Dapat din pala galingan natin ang ating ginagawa. Example, sino ito, sa Kaminister Lina, sino pang nakaraan dito ng, nakadaan dito ng magiging agent, or mayroong kuta, or mayroong, ano tawag nito, commission, di ba? Ano ang palaging ini-encourage ng mga boss? Diba? Dapat, ano tayo, selling tayo. More sales tayo, more sales. Di ba? At kapag magaling ang iyong ginagawa, hello, may kausap ako. Pag magaling ang iyong ginagawa, anong mangyayari? Ha? Mayroon kang mas marami pang pagpapala. Bakit? Ginalingan mo. At kung ginalingan mo, maraming sales. We are talking about immaterial things. Anong mangyayari? More commission. Di ba? Parang halimbawa, kina Brother Jay, kina Brother Sinon, yung ginagawa nila doon sa Siak, no? The more na marami silang nagagawa, efficient yung kanilang mga nagagawa, at higit sa lahat ay quality ang kanilang ginagawa, at maraming pumabalik, at maraming pumabalik ng mga customer, amen, at nasisiyahan, the more na mas maraming pagpapala. Pwede ba ating palakpakan ang ating Panginoon Diyos? So when we prioritize the things that are important to God, lagi niyong tandaan, ito ang nagiging problema natin. Marami tayong mga pangarap sa buhay. Sino may mga pangarap sa buhay? Marami tayong mga pangarap sa buhay, pero may mga bagay kasi na hindi natin pinapriority. Gusto mong pagpapalain? Ang gusto ng Diyos, amen, i-prioritize natin yung mga bagay na importante para sa Diyos. Tinga, anong tinuro ng Matthew 6:33? Eh, kahit nga nakapikit yung mata mo, kahit nga nagja-jogging ka, memorize mo yun eh. Oh, sino hindi nakakememorize ng Matthew 6:33? Bibigyan ko ng regalo. Ano yung Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So we need to prioritize the things that are important to God. Ano yung importante para sa Diyos? Dapat magiging seryoso tayo sa Kanya. Maganda yung sinabi ni Brother Bart kanina. Na? Eh minsan, hindi naman masama makikinig tayo ng mga music. Pero minsan nalulunod na tayo sa music sa labas. Why? Minsan, dapat makinig tayo ng mga salita ng Diyos. Diba? May kausap ako. Na? Because He takes care of the rest. Amen? When you prioritize
prioritize things that are important to God, ang lahat ng inaalala mo ay siya nang bahala. Amen? Tingnan ninyo, makinig kayo mabuti. Bakit sa tahanan ninyo? Example lang natin si Jay at saka si Jandy. Yung anak nila si Yung, hindi naman mag, ano yan, mamamroblema, mag-iisip, ano kaya ang kakainin, ano kaya ang dududuin ko, ano kaya ang idadamit ko. E kayo mga anak, pinoproblema nyo ba yan na nai-stress ka, ano kaya ang ano ko, ano kaya ang gagamitin kong toothpaste, ano kaya ang gagamitin kong shampoo. May kausap ako, di ba lahat? Yun yung bumibili para sa iyo, o anak ko. Yan nakakalungkot pa. Ma, hindi ako makalabas sa banyo. Wala akong damit. Lahat na lang pinuprovide sa iyo. Ano ibig sabihin? Kung sa mga material na bagay dito sa lupang ito, mga kapatid, hindi na natin inaalala yun. Ano ang ibig sabihin? Lahat ng mga bagay na iniisip natin na gusto natin, mga kapatid ko, actually pinoprovide yan ng mga magulang natin. How much more ang ating dakilang ama, mga kapatid ko, kaya niyong i-provide ang lahat ng mga bagay when you prioritize things that is important to Him. Would you clap your hands to God? No? Because God always makes sure that we have enough to live and will we give to Father, to His kingdom. Would you see, amen? So napakahalaga po na maintindihan natin yun. Maunawaan natin yun, yung pangako po ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. So anong number one? Anong number one? Yan ang problema eh. Sige nga, sinong makapagsabi? Sister Lita, may bonus sa akin. Lista niya. Lista ng Sir Ja. Oh, pag nakakamemorize kayo, yung iba kasi, eh, yung maganda. Because short pencil is better than long memory. Eh, may mga cellphone lang kayo, pwede yung picture eh. Pwede kayo mag-take note eh. Problema, para walang kwenta. Buti ba, hindi na nga kayo nagsimba eh. Bakit? Nandito kayo. Pag natapos ng liksi-liksi ninyo. Naintindihan ninyo? Pero pag, ano pa? When we give, we will have all we need. Kapag nagbibigay tayo, ay magkakaroon tayo sa lahat ng mga bagay. Bakit alerto kayo paglaro? Sino ang mahilig paglaro dito? Sa cellphone? Ha? Laro? Laro! Eh, kahit naglalakad, may nasa kasama na nga eh. Tumatawid sa ministry yan. Number two! Will we give? Ano? Will we give? We will bless others. Nagbibigay tayo. Di ba? Ano yung masasihan? Yung iba. Would you say amen? Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Why? Because giving towards what is important to God will always bless other people because ano? People are what is important to Him. Sino mas mahalaga? Mas mahalaga po ang tao. Makinig kayo mabuti. Mas mahalaga po ang tao kaysa sa Diyos. Kung yung aso namin, si Digong at saka si Bato, di ba? Inaalala namin ni Mamang. Nag-iisip kami, oh, si Digong, si Bato, wala nang pagkain, baka nagugutom na yun. Baka mangangagat na yun kasi
sabihin ng mga anak ko, meow. Ang tawag nila sa akin, meow. Kasi pag uwi ako, ang daladala ko, yung ano, katsan, pagkain ng pusa. Diba? Pagkakain ako sa labas. Diba? Namumulikta ako ng mga, sino yung mga alaga dito? Mamulikta ka ng mga buto-buto. Sabihin mo, wala ka nang hiya pag may alaga ka. Sabihin mo sa waiter, ibalot to. May pagkakamay na ako, kung may alaga ako. Tama ba? Sino may mga alaga dito? Diba? Binabalot mo yan. Bakit pagkain sa alaga mo? At lagi mong tandaan, makinigin mabuti, kung para sa atin, di ba, na ano natin, na i-love tayo sa hayop, sa pusa, sa aso, ano mang alaga ninyo, o kung may sawa man kayo, sa masipa din RJ, kung mayroong ano pang mga, ano mo, bayawa, o uwap, ano pa ba yung mga endangered species mo dyan? Diba? Kung ano-ano pang mga alaga mo, di ba? Kung mahalaga yan sa'yo, makinig kayo mabuti. Listen very carefully. Kung mahalaga yun sa atin yung mga hayop, how much more tayo? Mahalaga tayo sa paningin ng ating dakilang Diyos. Magkaalala tayo. Yan sila, Father Sino, ilan yung alaga nyo sa talyer? Tatlo na lang. Kahit papaano, inaalala nyo yan, di ba? Kahit halidin na eh. Di ba? Kahit nandoon kayo, inisip nyo, kawawa naman yung mga alaga natin doon sa talir. Pakainin natin, tama ba? Oo, ganun tayo. Eh, kapag matagal tayong umuwi, naku, kawawa yung mga alaga natin, pakainin natin. At kung nag-aalala tayo sa panahayop, how much more ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, pwede pang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Because people are what is important to Him. Whether it is regular gift to the church, an offering to mission, or investment in ministry, God's priorities always impact people for good. Nag-i-impact yun, mga kapatid, kung ano ang ating ibinibigay sa kapwa po natin. Would you say amen? Ano yun number two? Oh, si Ray, mayroong regalo sa akin, ha? Minimemorize mo rin, ha? Dapat memorize mo kasi si Pimo, we are proud parents. Out of 5,000 participants sa journalism, number 9 po si Ray. Paano number 9, di ba? Oh. Ibig sabihin, tsapa sa kanya yung 4,000, ano? Ilan? 4,991. Oh, sipin mo yun? Oh, kaya pinakain mo siya ng makdo. Number 3! Sign number! When we give, sabi mo sa yung katabi, when you give, we will be equipped to be more and more generous, Sister Generous. Kapag the more tayo na nagbibigay, hindi nyo ba napapansin, ba excited tayo? Ngayon talaga, napakapalag natin mga kapatid, kasi from October pala ang mga mall, hanggang December, Polybook ng mga activities. So tama lang talaga na every August tayo nagbibigay sa mall. Di ba? Sa sunod, sa SM tayo, kasi alam ko na yung pasikot-sikot sa SM naman tayo. Diba? So pag nagbibigay lang tayo, we will be equipped to be more and more generous. Nagiging generous ka. Diba? Sabihin mo, Sister Generous, generously to the poor. Kaya kailangan nating maintindihan in 2 Corinthians chapter 9 verse 9. Basahin na natin. As the scriptures say, He gives generously to the poor, His goodness will continue. Makinig kayo mabuti. Will continue forever. And when you give to the poor, ang sabi ng Proverbs, the wisest man na pinanganak sa
lupa, mga kapatid, si Solomon, nagkakaroon ng utang ang Diyos sa iyo. Lahat ng sabi, wow! Kaya pala, napapansin ninyo, ito, makinig kayo muna. Yung mga totoong mayaman, hindi yung alanganing mayaman, ha? Yung mga totoong mayaman, yun yung mga generous. Saan ba si RJ? Magkano yung binigay ni Ramon Ang ng San Miguel noong panahon ng pandemic? Billions yun. Ha? Yung kaibigan ko si Edgar Tumangon, lahat ng mga hotels niya, maging yung mga short times na hotel, pinalibre niya lahat sa mga OFW. Walang bayad yun. Pero mapapansin mo na the more sila nagbibigay na mas marami, nagiging mas marami yung kanilang natatanggap, because that is the law of sowing and reaping. The more you give, the more you will receive. The more na marami kang itinatanim, marami kang aanihin. Pwede bang palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid? Napakahalaga na tayo ay ano? Magbibigay, kasi yung ating kabutihan ay mananatili sa walang hanggan. Bakit kahit masama si Robin Hood, bakit naalala hanggang ngayon? Kahit naman hindi Robin yung pangalan niya, kapag kahit anong tawag nun, kahit magnanakaw siya at mahilig siyang magbigay, very generous, Sister Chanel, anong tawag sa kanya? Robin Hood. Ba? At kahit napatay na siya, kriminal siya, napatay na siya, pero dahil generous siya, very generous siya, sa kanyang mga ninanakaw, binibigay niya doon sa mga nangangailangan, anong tawag sa kanya? Robin Hood. Nananatili ang kanyang pangalan sa walang hanggan. Oh, can you imagine? Ayaw niyo yung Robin Hood na kung doon nakabadid, ninanakawan niyo yung mga mayayaman. Kasi ang concept niya, oh, pero huwag niyong gawin yun, masama yun. No? Masama ko ang magnakaw pag sabihin niyo, Pastor, idol ko si Robin Hood. So, magnakaw ka ngayon. Tapos ituro mo ako. Sino nagturo sa iyo? Si Pastor dun. Tapos tayo niyan. Ay, ang concept niya, sabi niya, hindi, ang mga mayayaman, ninanakawan yung mga mahihirap, kaya gagawin ko, nakawan ko yung mga mayayaman at ibalik ko doon sa mga mahihirap. Kaya tinawag siyang Robin Hood, Sister Ilby. Yun yung sikreto. Kaya dito, ano sabi dito, kapag daw kayo, tayo ay nagbibigay sa mga kapuspalad, mga kapatid, ang ating kabutihan ay magpapatuloy sa walang hanggang. Iba kasi giver ka eh. Yun yung maalala sa'yo. Di ba? May iisipin yun. Dalawa lang daw ang maalala sa grupo eh. Yung giver at saka yung ano? Yung grupo. Second Corinthians chapter 9 verse 10. Sign on it. God is the one who gives seed to those who plant. Makinig yung mabuti. Ito, very rare ito. Sa totoo lang, ang Diyos pala ang nagtuturo sa atin, ang nagbibigay sa atin ng mga binhi. Binhi ng pagbibigay. No? Ang problema sa atin, makinig yung mabuti, tamad tayo magtanim. Kaya, kunti lang yung ating inani. May kausap ako. Subukan mo magiging generous. Hindi lang magiging generous. Subukan mo magiging friend. Subukan mo magiging sister friend. Kasi baka sabihin nyo, bakit si generous lang lagi? Paborito ba ni Pastor si generous? God is the one who gives seed to those who plant, and He gives bread for food. And God will give you spiritual seed and make that seed grow, and He will produce a great harvest from your goodness. Kanino goodness?
Would you say amen? Ang Diyos ang nagtitigay ng bibig sa atin. Ibig sabihin, unlimited. May kausap ako. Unlimited ang pagbibigay natin, mga kapatid. When you learn to give, kaya alam nyo, for the glory of God, alam mo bakit pinagaling ako ng Panginoon? Hello, may kausap ako? Alam nyo bakit pinagaling ako ng Panginoon, mga kapatid? Kasi nakikita ng Diyos na mapagbigay ako. Sabi ka, minsan ang asawa ko, ikaw, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa. Sabi ko, mas nangailangan sila eh. Mas nangailangan siya eh. Pero hindi naman talaga, kumbaga, kasabihan lang yun na kahit isusubo mo na ibibigay, hindi naman ganun. Kaganun lang, ibibigay mo, hindi naman talaga ganun. Baka isipin nyo, parang lulipat. Tapos pag malapit na mabuso, sa'yo na lang. Hindi ganun. Kasabihan lang yun. Ibig sabihin na kahit na tamang-tama lang sa'yo, pero marunong ka pa rin magbigay. Kasi doon ka pagpapalayo ng Panginoon, magkakaroon kasi ng utang ng Diyos sa'yo. Nagkausap ko, parang magkakaroon ng utang itong taong ikaw magpagbigay ito eh. Pagbigyan ko nga. It's a basic biblical principle of stewardship. Ang pagbibigay pala ay isang paraan ng tinatawag na stewardship. Ano ang ibig sabihin ng stewardship sa Tagalog? Katiwala tayo. Lahat ng pagmamayari natin, makinig kayo mabuti. Eh, minsan kasi, ito ang problema. Bakit sinabi ng Panginoon, for where your treasure is, there your heart be also. Bakit sinabi ng Panginoon? Kasi marami sa atin, kung saan yung mga material na bagay, parang nandoon tayo. Mas mahal natin yung mga bagay na binibigay ng Diyos kaysa sa nagbibigay ng ating mga material na bagay. Minsan mas sinasamba natin yung mga bagay na binigay sa atin kaysa sa ating Panginoon na siya ang nagbigay sa lahat ng mga bagay. Would you clap your hands to Jesus Christ? Tayo ay katiwala lang. Would you say amen? Katiwala lang po tayo, mga kapatid. Mga stewards lang tayo. When we are faithful with a little bit or with a little thing, God will trust us with more. Kung pagkatiwalaan tayo sa maliit na bagay, ano mangyayari? Pagkatiwalaan tayo. Nung si Father Ephraim pinagkatiwalaan ng maliit na bagay, anong pinakauna mo sa sasakyan, Mother Ephraim? Tricycle. Sa Makati. Kapag pagkatiwalaan ka ng maliit na bagay, susunod-sunod yan. Tricycle muna. Di ba? May kausap ako. Ako sa totoo lang, hindi ako mangako sa inyo. Pero once, may mga ilan sa inyo dito na nakakaalam. Pero once na darating na yung tamang panahon, sabihin ko sa inyo, may mga buhay na babaguhin ng Panginoon sa inyo. Eh manalangin lang kayo. Manalangin lang talaga kayo. May mga babaguhin ng Diyos ang buhay sa inyo. Because that is God's principle. No, God will trust us with more. Na pagsabing more. Kapag marunong ka sa maliit na bagay, mapagkatiwalaan ka. Kaya sabi ko kay sa mga anak ko, kukwentuhan kami. Sabi ko, yung mga baon ninyo, pag binigay ko kayo ng baon, merong binibigay sa inyo, si mami ninyo, si mamang, wala na si tatay. Magtabi kayo para sa Diyos. Pagdating ng Linggo, ibibigay mo yan. Kasi part yan na pagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliliit na bagay. May kausap ako, paano ka pagkatiwalaan ng Diyos sa malalaking bagay kung sa maliit pa lang nasisigaw ka na? May kausap ako. Meron ba akong kausap? Parang hindi, akin lang to eh. Ako
Diyos naman, makinig kayo mabuti, wala namang pakialam, hindi mo naman kayang bayaran ang pira ang Diyos eh. Na magbigay ako ng milyon para mapunta ko sa langit. Eh kung ganun, kawawa tayo. Imperno tayo. Hindi naman ganun. Alam niyo anong tinitingnan ng Diyos? Kung sino yung nag-hoard ng blessing. Diba? Bakit tayo pinagpala ng Diyos? Ano yung prinsipyo ng Rock Church? Bakit tayo pinagpala ng Diyos? Para pagpapalain din natin yung iba. Bakit tayo tumatanggap para din yung iba ay magkakatanggap? Bakit tayo nagbibigay para din yung iba ay magbibigay? That's our principle. Would you see, amen? Because generosity, ang sabi, generosity causes God to invest more us because He knows He will continue to be generous. Mag-i-invest ang Panginoon, Brother Jerome. Bakit? Alam niya, ah, mag-invest ako dito. Na makinig kayong mabuti. Sino ang pwede mong pagkatiwalaan sa pera mo? Meron ba kayong sa bahay ba ninyo, meron ba kayong treasurer sa pamilya? Tagatago ng pera ninyo? Ikaw kasi medyo hindi ka masyadong ano, magaling ka mag ano. Sa aming pamilya, si Isabel. Marunong magtago si Isabel. Si Ray. Magaling din. Mabait din. No? Pero pag may pera yan si Ray, bili din ako dyan. Bili agad yan. Bili tayo. So it's a cycle of God's blessing us so we can give, amen, the gas on and on and on and on. Did you see, amen? So, number four. Sayin natin. We will give the people we will help be thankful. Ano mangyayari kapag tayo'y nagbibigay? Kapag meron kang binibigyan ng regalo, eh bakit siguro first time yung nangyayari? Maging nga si Sister Jada sa atin niya, pwede ba ito regalo? Walang presyo? Di ba? Lagi natin niniisip, dapat may 500 or 100 or 50 pesos. Kasi nag-impress ang Panginoon sa akin, once na magbigay ka ng regalo, dapat walang ano yun. Walang limit kung ano yung ano. Kung ano na sa puso mo, kasi depende yan eh. Titipirin mo, ah, 50 pesos lang yung worth ibibigay ko sa kanya. Para yung binigay mo sa sarili mo, ibig sabihin, hindi mo inano yung sarili mo. May kausap ako. Ah, may kausap ako. Kasi yun lang yung gusto mo eh. Gusto ka ba? Ano ba si Brother Efren? Ba? Gusto ba si Brother? Magbigay si Brother Efren ng worth 20 pesos. Tapos nag-Netflix siya, ibigay sa kanya 1,000. Kung paano ka magbigay kanya, anong type of topic natin? Ang Diyos, God, love, a cheerful giver. Kung masaya kang nagbibigay, walang presyo yun, mga kapatid. May kausap ako. Hindi na lang ibig sabihin, ah, maliit lang to. Importante, maliit man yan o malaki, mga kapatid. Importante, masaya ka. Sabi mo sa katabi, masaya ka ba? Ay, importante. Ba? When we give, the people will help, will be thankful. Yung mga natulungan natin, mga kapatid, nako, hindi nyo ba alam na minsan, di ba, meron tayong kasidan pag may nawala sa ating pera, anong isipin agad natin? Ah, baka mayroon na nangailangan. Ganon ba yung isip ninyo? Pupuk, masayang. At saka lungkatin nyo lahat. Saan kaya ako dumaan? Diba? Sino ganon? Pag may nawala sa'yo, ay, sayang, pagduto to na nalaglag yung pera ko. Kasi baka may nangailangan. No? Hindi na natin may isip yun na mabalikan natin yung tindahan. Siguro, ikaw nakapulot, ano? Pagdududahan mo pa ngayon.
mag-away pa kayo. Ba? And when we give, and when we take your gifts to those who need them, they will thank God and they will joyfully express their thanks to God. Kapag tayo ay nagbibigay, mga kapatid, ang mga tao ay magpapasalamat sa Diyos. Would you say amen? Ha? God, in 2 Corinthians chapter 9, verse 11, basahin natin, God will make you rich in every way so that you can always give freely. Ito parang sikrito, sino gusto niya maman? Ayaw niyo yumaman? Sino gusto niya maman? Ang hirap kayo maging mahirap. Ang hirap maging mahirap. Diba? Kaya nga, tayo ay, ano eh, tayo ay, anong tawag nito? Tayo ay, nagsisikap pa nga kapatid, at kahit papaano ay, itagaan din ang buhay natin. Pero ano ang sikreto? God will make you rich in every way so that you can always give freely. Ang mga tao pala, amen, makinig kayo mabuti, na mahilig magbigay, Sister Faye, yun yung payayamanin ng ating Panginoon, Sister Ilvi. Bakit payayamanin ka? Para mas malaya ka pang makapagbibigay at makapagbibigay at makapagbibigay doon sa kanangailangan. E kung gusto mong pagpapalain ng ating Panginoon, amen, magbigay tayo na magbigay mga kapatid ko. Kasi yung Diyos natin, 2 Corinthians chapter 9, verse 11, ang Diyos ay payayamanin, amen, yung mga taong mahilig magbigay para magiging malaya tayo magbigay na magbigay. And your giving through us will make people give thanks to God. At magpapasalamat yung ating Panginoon, mga kapatid. Pwede bang palakpakan natin siya? Mapuri niya ngayon ang ating Panginoon. Huh? Sino mahilig manood ng mga YouTube sa mga vlogging-vlogging na may mga naghihirap tapos mga natutulungan? Sino mahilig manood yan? Di ba? Talaga po, oh, lumulukit ng langit. Salamat sa Panginoon. Mangiyak-iyak pa. Salamat ay ginamit ka ng Panginoon din. Talagang walang-wala na kami. Di ba? Pero dahil binigyan mo kami ng ganitong pagkakataon ay naku, salamat sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon, mga kapatid ko, amen, ay gagamit kasi ng tao yan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Bakit sinabi ng Panginoon? Makinig kayo mabuti. Bakit sinabi ng Panginoon na mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap? Bakit? Bakit? Ayon dyan sa 2 Corinthians chapter 9 verse 12. Verse 11. Ha? Bakit? Bakit mapalad yung nagbibigay? Kasi yung mga nagbibigay, yun yung payayamanin ng ating Panginoon. Wow. May kausap ako. At kapag pinayaman ka ng Panginoon, huwag kang magbago. Diba yun, ha? Hindi ka dapat magbago, mga kapatid. Amen? Verse 12, basahin natin. The service you are offering helps God's people with their needs. Lahat ba sabihin ba? That is not all it does. It is also bringing more and more thanks to God. Ano daw? Yung service na ino-offer mo, no, to help God's people sa kanilang pangangailangan, mga kapatid. Amen. It is also bringing more and more thanks to God. The more na marami kang natutulungan, the more na marami kang nabibigyan, mga kapatid. Amen. The more na ang Diyos matutuwa. Bakit? Maraming tao na magpapasalamat sa Kanya. Pwede bang palakpakan natin siya, mga kapatid? At kapag natuwa ang Diyos sa iyo, payayamanin ka ng ating Panginoon.
huwag kang mag-expect na sinabi, Pastor, payayaman, ibig sabihin magiging ano ako, doon ako. Ako ayaw ko nang mangarap na maging doon kasi doon na ako. Would you say amen? Ha? Sino gusto mong yayaman? Amen. Dapat mayaman ka sa pagbibigay. Sino nakapanood ng interview ni Ramon Ang? No? Sabi nga niya sa kay Tony, dapat niya naka-t-shirt lang ako eh. Ya, ako nakasandal lang ako sa ano, anong tawag niya? Pagpapasok na sa opisina, nakasandal lang siya. Kasi ang hirap kapag meron siyang sapatos na masikip, nahihirapan siya. Wala pa rin 5 hours, ang easy na siya, mabigat na yung ano, mainit na yung paan. Magaling din na. Pwede bang tanggal ng tatrabaho? Bawal, no? Number 5, malapit na tayo. When we give, sabihin ko sa iyo katabi, when you give, people will be drawn to Jesus and responds to the gospel. Kapag nagbibigay tayo, mga kapatid, alam niyo itong mensahe nito, 2 o'clock in the morning, ginising ako ng Panginoon. Mula 2 o'clock kanilang madaling araw, ginawa ko itong mensahe na ito, mga kapatid, until 5 o'clock in the morning. May piniprepare na ako, but God woke me up about this message, mga kapatid. Amen. Dahil kapag tayo daw ay nagbibigay, people will be drawn to Jesus. The more tayo na nagbibigay, mga kapatid, the more ng mga tao ay lalapit sa ating Panginoon. Would you say amen? Para wala kayong amen. Huwag kayong mag-alala. Masarap kumain kapag gutom. Sinong gutom na? Second Corinthians chapter 9 verse 13. Masaya natin. This service is a proof of your faith, and people will praise God because of it, and they will praise God that you will freely share what you have with them and with all people, and you will praise Him to see your following the good news about Christ that you openly accepted, and they will praise God because you freely share with them and with all people. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid? Pupurihin ng mga tao ang ating Panginoon. Bakit? Bakit? Kasi nararamdaman nila na itong mga taong ito, ordinaryo lang. Di ba? Maalala ko tuloy yung classmate mo ba yun, Dex? Yung namimigay tayo doon sa Robinson? Yung mag-asawa? Classmate ko yun? Kaya yung classmate yun? Ha? Tropa mo yun? Yung dalawang mag-asawa na may anak? Kapit sa akin, ngayon ka lang ako. Kapabata mo? Doon sa Karisa, di ba? Oo, sa Karisa. Nung napadaan sila sa Robinson, ba? Anong nangyari? Naano sila sa Panginoon? Tingnan mo, tuwang-tuwa yung bata. Bakit? Kapag tayo ay nagbibigay, mga kapatid, lalapit kasi yung tao. Ba? Kaya nga, yun yung sikreto naman ng mayayaman. Pupunta sila sa orphanage, pupunta sila sa saan? Sa mga home for the aged, pupunta sila doon sa mga tahanan ng walang hadanan. Ba? Di ba parang yearly, Sister Brenda? Di ba yearly yung condition ba yun? Tahanan ng walang hadanan? O di ba? Almost, mayroon talagang pupunta doon yearly, di ba? O. Kasi, gusto ng Diyos kasi, mga kapatid. Alam mo yung gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos na ipakita muna natin, magiging example muna tayo. May kausap ako? Kapag nagiging example tayo, mga kapatid,
Amen? Ang tao ay susunod. Amen? Number six. When we give, people will pray for you. Wow, ito palang sikrito. Sinong gusto na maraming magpipray sa'yo? Dapat magiging giver ka, mga kapatid. Di ba, maalala ka kasi, 2 Corinthians chapter 9, verse 14. Lami na tayo. When they pray, they will wish they could be with you and they will feel this way because of the great grace that God gave you. Kapag giver ka, mga kapatid, ano mangyayari kapag giver ka? Maraming magpipray sa'yo. Amen. May kausap ako. Yun yung mga bagay na isa sa nagpapagaling sa akin. Bakit? Kahit na ganito lang ako, mga kapatid ko, mapagbigay ako. Amen. Kahit minsan walang-wala na ako, nagbibigay ako. Kahit na walang-wala na yung laman ng chikas ko kapag may nag-request, friend, pwede ba pabigay naman kahit 500 lang, kahit 1,000 lang, nagpapadala ako kahit kunti lang. At ganoon din yung binabalik ng Diyos akin, mga kapatid. Kaya maraming magpipray sa'yo. Bakit? Kasi mapagbigay ka, mga kapatid. Would you clap your hands to Jesus Christ? God's gift to the world. 2 Corinthians chapter 9, verse 15. Thanks be to God for His gift that is too wonderful to describe. Salamat po sa regalo ng ating Panginoon na hindi natin ma-describe kung naano kabuti ang Diyos, mga kapatid. Would you say amen? Napakabuti po ng Diyos na ating pinaglingkuran. Pwede bang tatayo tayong lahat sa pangalan po ng ating dakilang Diyos, mga kapatid? Hallelujah. Thank you, Jesus. So napakahalaga po na tayo ay magiging giver. Hindi lang basta-basta giver. Dapat masaya tayo na nagbibigay, mga kapatid. When you practice, when giving is become your lifestyle, doon magsisimula, mga kapatid, na more and more na pagpapalain ka ng ating Panginoon. Hindi naman kailangan magiging mayaman ka para matuto kang magbigay. Would you say amen? Hindi kailangan yung magbigay. Ano ang gusto ng Panginoon? Matuto lang.